Mga bumisita sa Manila North Cemetery ngayong araw, umabot ng mahigit 1 milyon. Mga taong nagtungo sa sementeryo o sumunod sa mahigpit na protokol. Yung positive news nga, maaari, ito sabihin ko na, sana itong weekend nakalusot na. Department of Foreign Affairs umaasang makatatawid na ang mga Pilipino sa Egyptian border ngayong weekend. 100% ako tayo, I would believe the chair would have a say on that. Kasi tinitingnan ko kanina lahat na 100% except sa amin. Huling barangay na nagsagawa ng eleksyon, nakapagproklama na ng mga nanalong kandidato kanina. COMELEC itinanggin na naging kampante kaya nagkaroon ng karahasan, partikular sa BARM. Po naman, kasalik po ako doon. Mahirap. Mahirap ako. Yung pinagdaan ako, mahirap na yun. Kasi yung asawa ko doon nakulong, tapos ako lang mag-isa. Halos kalahati ng mga Pilipino nagsasabing mahirap sila batay sa isang survey. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Bagaman makulimlim at nakaranas ng mahihinang pag-ulan ngayong maghapon, umabot pa rin ng halos 1 milyon ang bilang ng mga taong nagtungo sa Manila North Cemetery ngayong araw. Ayon sa management ng sementeryo, naging maayos naman ang sitwasyon sa maghapon kung saan sumunod ang karamihan sa ipinatutupad nilang mga regulasyon. Mula sa Manila North Cemetery, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live! Ryan, kamusta ang sitwasyon sa maghapon dyan sa Manila North Cemetery? Bernard, sa kabuuan ay naging mapayapa ang sitwasyon dito sa Manila North Cemetery at walang mga masyadong naitalang untoward incident. At sa ngayon ay kasalukuyan ang nagsisiuwian ng ating mga kababayan. Bagamat meron pang mga pumapasok, in-extend nitong pamunuan ng Manila North Cemetery itong visiting hours ng hanggang alas 6 ng gabi. At umabot na nga sa 1,020,000 ang monitoring nila, na estimate monitoring nila na pumasok hanggang kaninang alas 5 lamang yan ng hapon, Bernard. Naging makulimlim at maulanman ngayong maghapon dito sa Metro Manila, pero sa kabila nito ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagtungo sa Manila North Cemetery. Sa kabila nito, naging maayos ang sitwasyon sa Manila North Cemetery kung saan naging maluwag ang pagpasok ng mga tao sa loob ng sementeryo. Hindi rin masyadong siksikan kung saan pinagbawalan ang mga ambulance vendors na magtinda sa loob. Ayon sa ilang mga nagpunta sa Manila North Cemetery, naka-beauty pa rin ang maulang panahon ngayong maghapon kaya naging mas maalwan ang pagpunta nila sa sementeryo. Okay lang po kasi pag mainit, mas mahirapan naman kami. Mas maganda po yung ganito lang. Baga sa ano, pantay lang ang ano, klima. Hindi mainit, hindi malamig, ganun talaga. Gaya ni Aling Catalina mas pabor din kay Nanay Nena Serrano ang makulimlim na panahon ngayong araw kaya naging mas maalwana ang pagpunta niya sa sementeryo. Sang-ayon rin siya sa sistemang ipinatutupad para sa mga bata na kasama papunta dito sa sementeryo. Mas maganda ho to kaysa sa sobrang init. Para maiwasan din po kasi yung mga ina-atake. Saka yung marami po kasing senior ngayon na po. Pabor nyo kasi pag twice na nawala sila, pwede mo ipumuli, makuha nila, maibalik sa mga tunay na magula. Kasi na naka-register yun, naka-ano, pabor yun. Ngayong taon, mas maluwag na ang ipinatutupad na regulasyon sa sementeryo di gaya noong nakalipas na pasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kasi nung last year, ano eh, mahigpit eh. Di ba may COVID pa. Mas madali nga ngayon kasi nung nakaroon, nahirapan kami sa pasukan eh. Dahil daming taong hindi pinapayagan eh, mga nagre-reklamo iba eh.
Base sa monitoring ng management ng Manila North Cemetery, mas marami na sa mga nagpupunta ngayon ang sumusunod sa ipinatutupad nilang regulasyon. Bagaman may mga mangilan-ngilan pa rin na mga nahuhulihan ng mga dalang ipinagbabawal na item, wala rin silang mga natanggap na report na nakawan o nadukutan. Samantala, may ilan naman sa mga bumisita sa sementeryo ang binigyan ng medical assistance matapos tumaas ang blood pressure at dinala sa ospital. Habang may isa rin na ang naaksidente, nahulog sa nicho at mayroong pananakit ang likod. Pero karamihan ay nagpa-check up lamang ng blood pressure. Kabilang din ang UNTD News and Rescue Team sa mga naka-standby sa Manila North Cemetery upang magbigay ng assistance sa anumang emergency cases. Sa ngayon ay patuloy na makikita ninyo, umuuwi na yung karamihan, Bernard, sa ating mga kababayan. At ikita nun, ikinatuwa rin ng mga sweeper dito sa Manila North Cemetery yung sitwasyon dahil kukunti yung mga basura na makikita mo ngayon. Hindi katulad nung mga nakaraang mga taon ay napakadumi daw dito pagka ganitong panahon. Pero ngayon, madali na lang nilang malilinis ito. At hanggang alas 7 lamang papayagan ng pamunuan ng Manila North Cemetery ang mga tao. Mamaya, i-clear na ito para sa paglilinis, para magamit naman ito sa araw ng bukas. Saan muna ang latest mula dito sa Maynila? Balik sa iyo, Bernard. Ryan, nabangit mo yung araw ng bukas. Yung bang mahigpit na protocols at yung dami na nagbabantay, pati yung libreng sakay na ino-offer niyang Manila North Cemetery ay ganun ba hanggang bukas? Dahil usually pagka November 2, may mga pinipili doon sa araw na yun pumupunta. Yes, Bernard, meron pa rin sayan sa araw ng bukas. Pero inaasahan natin sa bukas ay mas po konti na yung pupunta. Hindi katulad na talaga ngayong araw na bulto ang magpunta dito at naka-full force ang lahat ng mga medic dito at PNC, lahat ng mga security na nagbabantay, naka-full force sila. Pero inaasahan natin sa araw ng bukas, meron pa rin yan at mananatili pa rin ang seguridad, mahigpit na seguridad dito sa sementeryo gaya ng mga nangyari sa mga nakalipas na araw ng pagbabantay nila, Bernard. Mm-hmm. Ryan, nakausap ba yung mga kasama natin dyan sa UNTV News and Rescue? Ano yung karaniwan na kanilang binigyan ng pangunang lunas o inasistihan dyan sa Manila North Cemetery? Karamihan sa mga na-asistihan nila kanina, Bernard, yung mga umihingi o nanghihiram ng wheelchair, yung mga matatanda, no, na medyo malayo kasi itong entrance papunta doon sa mga medic kung saan nandun nakastandby yung ating mga kasamahan. Yung ibang mga matatanda na nahihirapang maglakad, sinusundo nila kaya yung mga nahahapo na inahatid naman nila dito. Karamihan nga ay nagpa-blood pressure lang, nagpakuha ng blood pressure. Yun lang ang karamihan na encounter nila. Kukunti nga yung ano, dahil makulimlim ang panahon, kukunti yung mga tumaas din ang presyon. Mm-hmm. Maganda, may dala pa lang wheelchair yung mga kasama natin sa UNTV News and Rescue at napakinabang ng ating mga kababayan na mga may edad na. Maraming salamat, Ryan Lakalilakay, Manila sa North Cemetery. Kumpara nung nakaraang taon, mas niluwagan na ng Manila South Cemetery ang mga regulasyon sa pagpunta sa sementeryo ngayong 2023. Pinayagan na ng management ang pagpasok ng mga bata sa sementeryo pero meron pa rin silang ginawang monitoring. Samantala, matumal naman ang pagdating ng mga tao sa sementeryo ngayong araw. Mula sa Manila South Cemetery, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, mga nasa ilan ba ang bilang ng mga dumating dyan sa Manila South Cemetery ngayong maghapon? Bernard, batay dun sa datos ng command post na nakasetup dito sa loob ng Manila South Cemetery, lumagpas ng 400,000 yung bilang ng mga bumisita dito sa sementeryo ngayong November 1. Thank you.
Hanggang 400,000 lamang na mga bisita ang naging projection ng Manila South Cemetery na magtutungo sa sementeryo ngayong November 1. Mas mababa ito kumpara sa 600,000 na kanilang inaasahan. Ayon sa management ng sementeryo, mayroon ng mga bumisita noong mga nakaraang araw dahil umiiwas sa pakikipagsiksikan. Habang may iba naman ang mas piniling umuwi ng probinsya lalo't upang samantalahin ang long holiday. Nitong nakaraan, parang mas mababa yung dating ng tao. And then, etong latest, tinitingnan namin yung pasok, tsaka kanina, parang sabi ko, parang ang naging tansya ko, hindi aabot ata ng kalahating milyon. Yung iba kasi, after bumoto, siguro baka nag-ano na rin eh, nagbakasyon na rin. Diba, medyo long weekend tayo eh. Ngayong taon, mas niluwagan na ng Manila South Cemetery ang restriction sa pagpasok ng mga bata sa sementeryo. Pinapayagan na silang pumasok sa sementeryo at hindi na hinahanapan pa ng vaccination card. Kinakailangan lamang nilang magpalista sa security upang maipatala ang pangalan at madaling maipanawagan sa sementeryo sakaling mahiwalay sa magulang. Dapat po pakaingatan din po ng mga magulang yung kanilang mga anak na wag po silang malilingat na mawaglit po yung kanilang mga anak dahil po sa dami po ng tao dito sa loob ng ating sementeryo, baka po mawala po yung kanilang mga kasamang bata. At kung maaari po siguro kung hindi naman kailangan na magsama ng bata, iwan na lang po natin sa bahay. Batay sa monitoring ng pulisya, naging manageable naman ang sitwasyon ng sementeryo ngayong maghapon. Wala naman silang naitalang anumang untoward incident o anumang banta sa seguridad ng mga bumibisita. Nasa higit 200 mga pulis ang ipinakalat sa loob ng Manila South Cemetery. Last year po medyo ano po tayo kasi pandemic pa po noon. Kaya yung security natin talagang very tight, kaya humaba po yung pila natin. Last year, ganitong oras, marami na po tayo na itatalang insidente, lalo po yung mga inaatake, tinatakbo sa ospital. Pero ngayon naman po, dahil maluwag pa naman po yung ating gate, wala po po tayo na itatala. Samantala, magbibigay ng isang oras na pataan ang management ng Manila South Cemetery sa mga hahabol mamayang hapon. Imbis na alas 5 ng hapon isasara ang gate, i-extend ito hanggang alas 6 pero lilimitahan lamang ang mga papapasukin. Ipinagbabawal ng Manila South Cemetery ang overnight stay sa loob ng sementeryo upang maiwasan ang anumang krimen. Lalo't limitado lamang rin ang mga area sa loob na mayroong ilaw. Supposed to be hanggang 5 p.m. talaga eh. Pero we're just giving considerations dun sa ibang mga humahabol. Pero after that po, yung 6 p.m. talaga, pasensya na po, hindi na kami magpapapasok. At antay na lang namin lumabas yung mga nasa loob po. Bernard, itong kinatatayuan ko ngayon ay yung mismong entrada nitong Manila South Cemetery. At hanggang sa ngayon, meron pang mga humahabol na bibisita dito sa sementeryo. Pero gaya nga ng nabanggit ng management ng Manila South Cemetery, talagang hanggang alas 6 na lang yung pagbibigyan nila. Alas 6 ng hapon, pagbibigyan nila yung mga gustong humahabol. Pagkatapos nun, hanggang alas 7 lang sila papayagan na nasa loob nitong sementeryo at mag-iikot na yung pulisya para doon naman sa pagpapalabas ng mga may iwan pa na mga tao na bumisita dito. Ang layunin niyan ay para maiwasan nga yung anumang banta sa o anumang krimen na pwedeng mangyari dahil may mga area management ng Manila North o Manila South Cemetery na doon sa mga bumisita na kung maaari ay yung mga basura nila na pwede namang bit-bitin palabas ay dalhin na lang nila para hindi na dumagdag doon sa mga lilinisin pa ng kanilang mga personnel dito sa Manila South Cemetery. At yan ang ating kasalukuyang sitwasyon dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Manila South Cemetery. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na alalahanin ang ipinakitang katapangan ng mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ayon kay Pangulong Marcos, magsisilbi itong kalakasan sa naiwang pamilya para harapin ang kasalukuyang mga hamon sa buhay. Dagdag pa ng Pangulo, pagkakataon din ang araw na ito para magsama-sama ang pamilyang Pilipino. Kanina, nasa libingan ng mga bayani si PBBM kasama ang First Family upang dumalaw sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
Kasama rin nila si dating First Lady Imelda Marcos at ang mga kapatid at iba pang kaanak nito. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa mga sementeryo na sakop ng Eastern Police District. Pero ayon sa hepe ng EPD, patuloy pa rin silang magbabantay sa mga susunod na araw. Mula sa Loyola Memorial Park sa Marikina City, ito ang balita ni Ray Pelayo live. Ray, marami ba mga bumisita dyan sa Loyola Marikina at hanggang anong oras ba sila bukas? Rose, mas marami ngayong hapon. Ano, ang estimated na crowd na galing sa Philippine National Police ay nasa 11,700 as of 5 p.m. ito. At patuloy na dumadagsa yung ating mga kababayan na pumunta nga dito sa Loyola Memorial Park. Pero yung kanina ay bumisita dito yung director ng Eastern Police District na si Police Brigadier General Wilson Castile Asueta. Sinasabi nga niya na kanina makapanahali nasa 29,000 ang estimated crowd doon sa nasa 15 sementeryo na sakop ng EPD. Inaasahan naman nila na tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng mga tao ngayong hapon at mamayang gabi. Ang estimated na bilang na mga pupunta dito sa Loyola Memorial Park ay nasa 100,000 ngayong taon. Ilan sa mga kit na ipinagbabawal sa ipasok ay baril, deadly weapon, gaya ng mga matalim na bagay, bawal din ng loudspeaker, illegal drugs, alak, mga alagang hayop, sarang cola. At ano bang maaaring pagmulan ng sunog gaya ng LPG at gasolina. Sa mga dadaan naman dito sa bahagi ng Bonifacio Avenue, yung mga yung papunta sa eastbound ay madadaan naman. Pero yung ibang ruta na gaya ng sa westbound ay ito yung papunta ng Cubao ay sa ibang ruta. Inilaan ito para sa mga papasok naman doon sa mga dito sa sementeryo. Sa sakop ng EPD ay generally peaceful ang initial assessment ng mga otoridad. Maganda po ang ating kampanya kasi naunahan na natin, nagkaroon na tayo ng mga unang notice public na huwag sila magdala ng mga pinagbabawal, katulad ng mga alak, deadly weapon. So, kaya makikita natin, ang ating mga kababayan ay marunong naman pong sumunod. Rose, hanggang 24/7, ibig sabihin ay hanggang mamayang gabi, hanggang bukas at hanggang November 4, nakabukas itong Loyola Memorial Park para doon sa mga gustong bumisita dito at patuloy na magkakaroon ng deployment ng mga kawari ng PNP dito sa lugar. Rose? Oo, Ray, kapansin-pansin na kumpara sa Manila South at Manila North, kukunti lang yung mga tao na pumupunta dyan sa Loyola Memorial Park. Pero naabot ba yung inaasahang peak ng pagdagsa ng mga tao ngayong araw ayon sa PNP? Oo, sa ngayon hindi naabot. More than 30,000 sana yung pinaka-peak. Ano? Pero nasa 11:07, nasa 5 p.m. So kanina-kanina kasi ay medyo umulan. Ano? Na dito sa bandang makapananghali, hanggang ngayon medyo may paambon-ambon pa rin. Pero titingnan natin kung ngayong gabi dahil sinasabi ng mga ng management ng sementeryo na usually gabi talaga nagkakaroon ng pagdami ng mga pupunta dito, Rose. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-ulat ng live mula sa Loyola Memorial Park. Naiproklama na kanina ang mga nanalong kandidato sa isang barangay sa Calbayog City sa Samar na huling nagsagawa ng halalan ngayong araw. Ito ay matapos maantala ang halalan doon ng 2 beses dahil sa pangaharas ng armadong grupo. Ito ang balita ni Dante Amento. 100% ako tayo, I would believe the chair would have a say on that. Kasi tinitingnan ko kanina lahat na 100% except sa amin. Natuloy na rin kanina ang eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan officials sa barangay Nag-Uma sa Calbayog City, Samar. Pasado alas 7 ng umaga nang simulan ang halalan at bago magtanghali ay natapos ang botohan. Agad binilang ang boto at pasado alauna ay naproklama ang mga nanalong kandidato.
Dalawang beses na antala ang halalan sa lugar noong October 30 at kahapon dahil sa panghaharas ng private armed group. Kahapon ay nakasagupa ng militar ang insurgent group at ilan sa kanila ang nasugatan. Nung papunta na sila doon, nagkaroon ng encounter with armed personnel resulting to the wounding of five members of a private armed group. Nahuli yung isa. Ang kalaban nila si yung AFP natin. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Director Jose Nick Mendros na nakakasakop sa nasabing barangay, nasa 138 lang ang rehistradong butante. Dagdag pa nito, matagal ng problema doon na may nanggugulo tuwing eleksyon at hirap din ang komunikasyon. Masosolve natin ang problema dyan kung magkakaroon tayo ng stable way of communicating with them. Kasi ang ating communication system during elections through the radio of the AFP. Pero kung magkakaroon yan ng signal ng mga cellphones, I would believe mababawasan yung magiging problema natin sa lugar. Kaugnay nito, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang hindi na lang napoproklama ng mga kandidato ay ang mga may nakabimbing kaso sa COMELEC na pinasuspindi nila ang proklamasyon at ang mga may tie votes. Samantala, itinanggi naman ng COMELEC na naging kampante sila kaya nagkaroon ng mga election-related violence o karahasan sa halalan. Paliwanag ng COMELEC, lahat ay ginawa nila sa pangunguna ng mga otoridad para maging ligtas ang halalan. Ang lahat ng mga paglabag ay naging maagap anya sila tulad ng pagsasampa ng kaso. So tingin ko po, hindi complacent. But on the other side, room for improvement, yes, there will always be room for improvement. Ito, hindi lang po ito problema ng eleksyon, problema po ito araw-araw ng ating bansa. Hindi ganun karami ang pulis sa sundalo natin para i-distribute sa 110 million Pilipinos. Sa ngayon, 100% ng tapos ang pagboto at canvassing sa buong bansa. Kaya ayon sa COMELEC, walang failure of elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalaala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa lahat ng mga bagong halal na barangay at sangguniang kabataan officials na tiyaking maayos ang paglilipat ng responsibilidad sa kanilang pag-upo sa puwesto. Samantala, may paalaala rin ang ahensya sa bagong SK officials sa kanilang pag-upo bilang bagong halal na opisyal na mga komunidad. Ito ang balita ni Harleen Delgado. They could assume any time. However, for transition purposes, up to 3 weeks. Tatlong linggo ang itinakda ng Department of the Interior and Local Government o DILG na transition period para sa pag-upo ng mga nanalong barangay at sangguniang kabataan official. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, maaari naman ng agad manungkulan sa posisyon ang mga naiproklamang kandidato at nakapanumpa. Gayunman, hindi dapat talagpas sa tatlong linggo ang paglilipat ng responsibilidad sa mga ito. Naglabas na ng Memorandum Circular ang DILG kaugnay ng panuntunan para sa transition period. Umapila rin ang kalihim sa mga bagong halal na tiyaking pumirma ng mga dokumento para sa gagawing turnover gaya sa mga kagamitan na tari-arian ng barangay. Winawarning ako naman din yung mga uupo, please sign the turnover documents. This is very, very important. Baka sabihin, yung computer iniwan ko eh. Yung pala, wala naman pala. Diba? Iniwan ko na yung mga pera dyan eh. Magturuan kayo bandang huli. Sang-ayon naman ang Commission on Elections o COMELEC sa itinakdang panahon ng DILG. Ang inaasahan po namin kasi talagang gustong-gusto lang magsilpo ng ating mga barangay officials. Maganda rin po yung 3 weeks kasi sufficient time po yan na maiayos lahat. Alam naman po natin, hindi rin madali mag-inventaryo, hindi madali mag-ayos ng finances. Meron po kasi sariling finances ang ating mga barangay. At maasahan po natin na in 3 weeks time, talaga pong matatapos na dapat ang lahat ng transition po na magagawa. Pinaalalahanan din ng DILG ang mga nanalong SK official na alinsunod sa batas, kailangan nilang sumailalim sa mga seminar 15 araw matapos ang halalan o hanggang November 14 bago umupo sa pwesto. Kabilang sa pag-aaralan ang decentralization ng local governments, SK history, planning at budgeting, at code of conduct and ethical standards para sa public officials. Ang DILG ang magmamonitor ng mandatory seminar katuwang ang National Youth Commission o NYC. They cannot assume office unless they have undergone this kind of this is mandatory. Kung hindi ka attend, you cannot. Importante kasi baka kung ano-anong gawing planning, baka magkamali, mga bata ito eh.
Batay sa tala ng DILG, as of 6 a.m., umabot na sa 19,000 ang naiproklamang barangay chairman sa bansa. Mahigit 122,000 na sangguniang barangay members, halos 18,000 na SK chairpersons, at mahigit 102,000 na SK members. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihahatid ni Jovic Bermas live from Walthamstow, London. Jovic, sa United Kingdom, ano ba ang population growth rate? Bumagsak din ba ang birth rate dyan? Yes, Rosalie, magandang gabi. Ayon sa Office of National Statistics, tinatayang nasa mahigit 68 million na ang total population sa buong United Kingdom ngayong taong 2023. Tumaas ito ng 0.34% kumpara sa nakaraang taon na mahigit 67 million. Bagaman patuloy ang pagtaas ng UK population, ito ay nasa mabagal na pagtaas. One-third ng pagdami ng UK population ay dulot ng natural population growth o ang bilang ng ipinanganganak at namamatay sa bansa. Two-thirds naman ng pagtaas ng UK population ay resulta ng immigration. Samantala, Rosalie, ang birth rate sa UK ay patuloy naman ang pagbaba sa nakalipas na dekada. Umabot sa 605,479 ang ipinanganak sa England at Wales noong 2022. Bumaba ito ng 3.1% kumpara sa taong 2021 na may 623,828. Rosalie? Salamat, Jovic. Ihatid mo na ang mga balita sa labas ng Pilipinas. Naglunsad ang China ng isang nationwide population survey sa gitna ito ng bumababang birth rate sa bansa. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Araw ng Miyerkules, November 1, 2023, inumpisa ng China ang pagsasagawa ng population survey na nasa 1.4 milyon ng mga tao. Ito ay habang nananatiling hamon sa mga otoridad ng bansa ang paghihikayat sa mga taong magdagdag ng bilang ng kanilang supling. Pababa ang birth rate ng China at naitala ng bansa ang kauna-unahan nitong population drop sa loob ng mahigit na 6 na dekada. Nakatuon naman ang poll sa urban at rural areas ng China. Nakabatay ang survey sa isang sample ng 500,000 households at magtatagal ng 2 linggo hanggang sa November 15 ayon sa National Bureau of Statistics ng China. Makakatulong naman ang resulta ng survey upang i-monitor ang pagbabago sa populasyon ng China. Gayun din upang makalikha ang Communist Party ng National Economic, Social Development at Population-Related Policies. November 2020 nang huling magsagawa ang China ng census nito. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 2 ang nasawi at marami rin ang nasugatan sa sagupaan sa pagitan ng anti-government protesters at security forces sa Bangladesh. Nangyari ang gulo sa Dhaka sa kasagsagan ng mga panawagan magbitiw sa pwesto ang Prime Minister ng bansa bago ang isasagawang eleksyon sa Enero. Ayon sa pulisya, kabilang sa Opposition Bangladesh Nationalist Party o BNP ang mga nasawi. Iniulat naman ng isang BNP official na binaril umano ng mga pulis ang mga biktima. Apektado ng wildfires ang daan-daang ektarya sa Riverside County, California, USA. Pinalala ng desert winds ang sunog at naglabas na ng evacuation orders para sa 4,000 residente sa lugar. Subalit sa loob lamang ng isang gabi, dumoble ang laki ng Highland Fire. Patuloy naman sa pag-apula ang mga crew ng California Department of Forestry and Fire Protection. Target ni US President Joe Biden na magkaroon ng constructive na pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping. Ayon sa White House, baghaharap ang dalawa sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa San Francisco City, California, USA. Ito ang balita ni Tricia Reno.
The president said he's looking forward to meeting with President Xi. Inaasahang magpupulong sina US President Joe Biden sa Chinese counterpart nitong si Xi Jinping sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco City, California. Nakatakda itong isagawa ngayong buwan ng Nobyembre. Layon ng pakikipag-usap ng American President sa Chinese leader ang isang constructive talks ayon sa White House. It's going to be in San Francisco. It's going to be a constructive meeting. The president's looking forward to it. Ginawa ang pahayag ilang araw matapos ang madalang na pagbisita ng Chinese Foreign Minister sa Washington. Ito ang pinaniniwalaang nagbigay daan upang makapag-usap ang dalawang leader sa sidelines ng summit. Noong November 2022, huling nagkausap sina Biden at Xi sa isang meeting sa Bali, Indonesia. Trisha Rino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas, magandang gabi. Patuloy na nakatutok ang pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon ng mga Pilipinong patuloy na nakabang sa pagbubukas ng border sa Egypt. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may nakikita na silang pag-asa na mabubuksan na ang border para agad na makalikas ang mga sibilyan mula sa Gaza Strip. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Yung positive news nga, maaari, ito sabihin ko na, sana itong weekend nakalusot na. Nasa 57 Pilipino sa Gaza ang nag-aabang na mabuksan ang Rafah border para makatawid na sa Egypt. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, umaasa silang mabubuksan na ito ngayong weekend upang tuluyan na makaalis ang mga kababayang naiipit sa gulo sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Out of 136 Filipinos, mga 57 ang nasa Rafah crossing. Sa madaling salita, kung magbukas ngayon mismo, boom, papasok agad yan. Makakatawid agad sila, handang-handa na. Kahapon, napaulat na nagpa siya munang bumalik sa Gaza City ang isang pamilyang Pilipino na may 6 na miyembro habang naghihintay makatawid ng Rafah border. Masyado umanong masikip ang tinutuluyan nila sa Southern Gaza. Ayon pa kay Yusek De Vega, patuloy ang pakikipag-ugnay ng pamahalaang Pilipinas para makatawid na rin sa Rafah border ang mga Pilipino. May positive news ako dahil ang balita is unti-unti nang bubuksan ng Egypt kasi tatanggap na sila ng mga sugatan na Palestinian na walang access sa medical care. No? Kaya ang ating embahador mismo, ang ating sugo sa Cairo, si Ambassador Ezzedin Tago, ay nagkakipag-ugnayan sa kanilang Ministry of Foreign Affairs para buksan na yung crossing pati para sa mga Filipino. Sa ibinigay na update ng DFA, sa 136 na Filipino national sa Gaza, 126 na ang kanilang nakontak na ligtas sa panganib. 10 pa ang patuloy nilang kinokontak dahil sa nawalan na rin ng internet at phone networks sa lugar. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghahanda na ang Egypt upang gamutin ang dose-dose ng sugatang Palestinians sa Gaza batay sa mga ulat. Bunso dito, umiigting din ang pag-asang maging mga foreign national na naiipit na lang o naiipit sa ilang linggong bakbakan ay mapapahintulutan na rin makatawid sa Rafah crossing border. Ito ang natatanging crossing na hindi kontrolado ng Israel. Ayon sa Border Authority ng Gaza, pumayag na ang Egypt na papasukin ang nasa 81 Gazans na lubhang nasugatan sa Israeli strikes sa teritoryo. Naglabas ng month ahead inflation forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa October 2023. Sa pagtaya ng BSP, maaaring umabot sa 5.1 hanggang 5.9% ang inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sabihin, mamahal ng bilihin ngayon. Hindi katulad noon.
500 piso ang kinikita araw-araw ng 48 taong gulang na si Jonathan Mateo sa pagpasada ng tricycle. Hindi ito sapat upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Kaya naman nagtutulong silang mag-asawa sa paglalako ng kakanin. Gayunman, kinakapos pa rin sila upang tustusan ang araw-araw na gastusin, lalo na't matataas pa ang presyo ng mga bilihin. Repolyo pa lang, gaulo ng bata, pumapalo ng 50 pesos o 60. Repolyo pa lang yun. Sa pagtaya ng Central Bank ng bansa, posibleng nasa pagitan ng 5.1 hanggang 5.9% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga pangkaraniwang serbisyo at produktong tinatangkilik ng mga consumer sa October 2023. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pangunahing dahilan dito ang mataas na presyo ng kuryente, butas, gulay, LPG at maging mataas na pamasahe sa jeep. Maaari namang makakontribute sa downward price pressures ang mas mababang presyo ng bigas, karne at gulay. Gayun din ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Umabot sa 6.1% ang inflation noong September, bunsod ng mas mataas na presyo ng pagkain, partikular na ng bigas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito sa 5.3% inflation na naitala noong August 2023. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ika-apat na magkakasunod na buwan, muli na namang tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo ngayong araw, November 1, tumaas ng 50 sentimos kada kilo ang presyo ng Regasco LPG, habang 45 sentimos naman kada kilo ang dagdag sa LPG ng Sulayn at Petron. Nangangahulugan rin ito ng dagdag na mahigit sa 4 na piso hanggang 5 piso sa presyo ng regular na 11 kilogram LPG tank. Nasa mahigit 13 milyong Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap lamang. Ayon sa pinakabagong social weather station survey para sa buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon, ito ay katumbas ng 48% na mas mataas kumpara sa 45% noong Hunyo. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Opo naman, kasalik po ako doon, mahirap. Yung pinagdaan ako, mahirap na yun. Kasi yung asawa ko, doon nakulong, tapos ako lang mag-isa. Kahirapan, ito ang isa sa pangunahing daing ng mga Pilipino ngayon. Dahil sa taas ng mga bilihin at bayarin, halos lahat ng tanungin mo. Kahit may hanap buhay at trabaho, nagsasabing nahihirapan na silang umagapay at makasabay sa gastusin. Kagaya sa akin, wala kayong ano, ako lang nag-aanap buhay sa amin. Super po. Basta pag kinasya namin kung magkano yung 7,000, pinikakasya lang po namin kung ano ang mabibili namin. Sa isang araw, minsan kakain din kami ng 2 beses, 3 beses. Ganun lang po. Depende. Depende po sa ano namin. Nahihirapan ako eh. Kasi ako lang. Ako nung mabuhay sa mga anak namin, 3. Lumumasa ako dito sa Manila kasi yung mga anak ko para buhayin. Sa inilabas na survey ng social weather stations para sa third quarter ng 2023, lumalabas na 13.2 million o 48% Filipinos ang nagsasabing sila ay kabilang sa mahihirap. Mas mataas ito kumpara sa 12.5 million noong Hunyo, nakatumbas lamang ng 45%. Samantala, mula sa 33% ay bumaba sa 27% ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay sakto lamang. Ikinukonsidera ang sarili na nasa borderline. Kung may nagsasabing sila ay mahirap, mayroon din naman na nakakaraos pa. Sakto lang naman. Kung ako ang tatanungin, ako lang naman din yung naghahanap buhay sa amin. Yung kinikita ko, talagang sumusobra pa rin kahit papano. Hindi ko masabing mahirap, hindi ko rin masabing mayaman. Mga tama lang. Kumikita ng sapat sa pamilya. Nabibili yung talo sa mga pangangailangan ng mga pangpamilya. Mahirap kung walang trabaho. Pero sa kagaya namin, na kahit papano, nakakaraos-raos naman. Hindi ko masasabing mahirap. Kasi kahit papano, mahirap siguro kasi
yung sa gastusin, sa ganyan. Pero kahit pa paano naman, nababudget naman namin. Patuloy namang tinutugunan ng pamahalaan ang suliraning ito. Isang 25-year long-term vision ang planong maipatupad ng pamahalaan upang wakasan ang problema ng kahirapan pagsapit ng taong 2040. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magbigay ng talumpati si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa isang special joint session ng Kongreso sa Batasang Pambansa Complex. Nakatakda ito sa November 4, 2023, araw ng Sabado. Bahagi ito ng dalawang araw na official visit ng Japanese Prime Minister sa Pilipinas. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na ginagawa na ng House of Representatives ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak na magiging mabunga at memorable ang pagbisita ni PM Kishida sa bansa. Umaasa naman si Speaker Romualdez na sa pamamagitan ng talakayan sa pagitan ng dalawang bansa, magkakaroon ng mga panibagong pathways para sa collaboration at opportunities para sa lahat ng mga Pilipino sa bansa o sa Japan man. Dinidemand ng Inter-Parliamentary Union o IPU na bilisan ang pag-aksyon sa reklamo ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng umano'y on-air na pagbabanta sa buhay ng dating presidente sa mambabatas. Ayon sa IPU, may seryosong epekto sa pagganap ng tungkulin ng Filipino Parliament sa kabuuan ang death threat laban kay Representative Castro. Sa isang pahayag, nais din itong manatiling informed sa development ng complaint. Pinuri naman ito ang paninindigan ng mga leader ng political parties sa House of Representatives at ang mga ginagawang hakbang upang protektahan ang mambabatas. Ginawa ng IPU ang pahayag matapos magsumite ng reklamo ni Representative Castro sa Parliament's Union. Tuloy ang paghahanap sa nahulog na pasahero ng MV Maligaya sa karagatan ng Calatagan, Batangas kahapon. Batay sa inisyal na impormasyon, alas 3:50 ng hapon kahapon nang mangyari ang insidente. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations ang Coast Guard Substation Calatagan sa pakikipagtulungan ng BTMS Batangas, Sea Marshal at crew ng barko. Galing Maynila ang barko at patungo sana ng Iloilo. Nakasurvive ang DNR Warriors at nagawang patumbahin ang mas mabibilis na PNP responders sa kanilang unang sagupaan sa opening game ng UNTV Cup Season 10. Wagiri ng Judiciary Magis laban sa Malacanang Team OPPMS Trailblazers. Samantala, aabot naman sa mahigit 8 milyong piso ang cash prize na ipamamahagi sa 14 na koponan ngayong season. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Kapwa nakuha ng DNR at Judiciary Magis ang unang panalo sa opening day game sa UNTV Cup Season 10. Unang hilarap ng DNR Warriors ang PNP responders sa unang laro kung saan nagpasik laban ng dikit na puntos ang magkabilang panig. Nakuha ng PNP ang first half sa scores na 42-37. Ngunit biglang bumulusok ang takbo ng Warriors para makuha ang lamang sa second half kahit pa 8 lamang ang naglaro sa kanilang kuponan 89-87. Tinanghal na best players of the game sina Ed Rivera at Rodel Vergara. Hopefully next game makapag-adjust kami, especially na may scout na namin yung mga kalaban namin at alam na namin yung game plan namin. A mixture kasi of veterans and then rookies. Kaya yung mga rookies namin nangangapa pa, kaya sabi ko sa mga veterans, you take charge kasi kailangan natin i-guide yung mga rookies. Sa
Sa ikalawang laro, nagharap ang judiciary at OPPMS kung saan dinominahan ng Magis ang Trailblazers. Nagbabalik para sa judiciary si veteran player Ariel Capuz at Chris De La Cruz, nakaka-recover lamang sa kanyang ACL injury, habang hindi naman maglalaro ngayong season sina John Bergoglio, Julius Rabino, Charles Roma at Joey Yabut. Best player of the game si Chester Tolomian na naging parte din ng Mythical Five noong nakaraang season. Sinabi lang namin sa kanila, maglaro lang sila, stick to our game plan, and mag-toughen up sila sa defense. When it comes to our offense and defense, mas mag-improve kami compare sa last season para mag-advance na naman tayo din sa finals. Ang judiciary at OPPMS ay parehong nasa Group A kung saan maglalaro din ang NHA, GSIS, Ombudsman, SSS at DOJ. Habang nasa Group B naman ang mga koponan ng AFP, PNP, Senate, DNR, DA, COMELEC at DFA. Mahigit 8 million pesos ang ipapamahagi ng UNTV Cup ngayong Season 10. 3 million pesos para sa champion team, 2 million para sa second placer, 1 million para sa ikatlong pwesto, 500,000 naman sa ikaapat na pwesto. Makakatulong naman sa kanilang napiling benepisyaryo ng tig 200,000 pesos ang nasa ikalima hanggang sampung pwesto at tig 100,000 pesos para sa 11 to 14 placers. Abangan ang susunod na laban sa darating na linggo, November 5, 2023 sa Ninoy Aquino Stadium. Una, maghaharap ang mga baguhang koponan ng COMELEC at DFA. Susundan ang koponan ng GSIS kontra SSS. Habang alas 4 naman ng hapon ang laban ng NHA kontra DOJ. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumiyahe na patungong El Salvador ang pambato ng Pilipinas sa prestihiyosong Miss Universe 2023 na si Michelle D. Kahapon, umalis na ng Pilipinas si Michelle kasama ang kanyang glam team para maghanda sa nalalapit na pageant. Sa ngayon ay nakarating na sa Los Angeles, California, USA si Michelle bago tuluyang tumulak patungo ng El Salvador. Gaganapin ang coronation night ng Miss Universe 2023 sa darating na November 18. Nauna nang iniulat ng Miss Universe organizers na kabilang ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe candidates na nangunguna sa fan vote. Isang panibagong awitin ang paniguradong madadagdag sa iyong playlist. Isang bagong OPM song ang inilabas ng KDR Music House na pinamagatang Manghuhula na komposisyon ng Davao City-based band na Midsummer. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Muli tayong bubusugin ng KDR Music House ng isang new music na marahil marami ang matatamaan, ang Manghuhula. Ano nga ba ang meron sa awiting ito ng Filipino pop rock alternative band na Midsummer? Song is about overthinking, so sa mga broken dyan na ang daming iniisip, for sure makaka-relate kayo. Ayon sa Devil-based band, ito ay patungkol sa isang pananaw o perspektibo ng isang babae na mayroong gut feeling na ang kanyang partner is having an affair dahil sa mga kilos na ipinapakita nito. Ang kantang ito ay ginawa ng banda para sa mga taong marahil ay nakararanas ng failing relationship. Ang bandang Midsummer ay mula sa munisipalidad ng Banay-Banay, Davao Oriental at binubuo ng 5 miyembro. Kahapon ay isinagawa ang official song release ng naturang awitin sa ilalim ng KDR Music House. Kaya naman available at mapakikinggan na ang newest single sa lahat ng digital music platform. I-follow at mag-subscribe sa official social media accounts ng KDR Music House para maging updated sa mga bago pang kantang kagigiliwan natin at sumasalamin sa buhay nating mga Pilipino.
Samantala, abangan bukas ang Wish Cruise ng bandang Midsummer sa official YouTube channel ng Wish 107.5. Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nagkaalaman po, sino po sa inyo ang walang kaibigan? Abay, umpisahan nyo na pong maghanap dahil mayroong pag-aaral na hindi po pala healthy yan. Ayon sa isang pag-aaral, iniuugnay po ang loneliness at social isolation na kasing delikado ng paninigarilyo, heart disease at stroke. Inobserbahan ng mga eksperto ang 181,000 adults at nakita nila na malaking porsyento ng mga nagkaroon ng heart disease at stroke ay mga taong walang kaibigan at malungkutin. Ito daw ay kapareho din ng light smoking at obesity. Kahit noon pa man, iniuugnay ng pagiging malungkutin at mapag-isa sa mahinang immune system at high blood pressure. At bagamat ito daw ay isa lamang pag-aaral, sinasabi sa research na ang pagiging masayahin at pagkakaroon ng maraming kaibigan ay makakatulong po ng malaki sa ating kalusugan. Sabi nga sa Biblia, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na, isang maulan na gabi sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Rosalie. Yes, Bernard. At dalawang kembot na lang. Ay? Ay, ibig ko sabihin, dalawang kembot na lang, weekend na. Ah, okay. Naisip ko kung anong kekembot ko para, yung pala weekend. Ayan. Long weekend kasi sa iba, di ba? Oo, pero ramdam mo kasi weekend na. Weekend feels na kasi holiday. Oo. Happy viewing po sa ating mga kausi. At syempre, may mga ilan tayong mga babasahing usi o yung mga komento ng ating mga netizens. Sabi po ni Christopher Pelinyo, sana yearly seminar ng Code of Conduct sa barangay officials para gumanda ang serbisyo. Yan, so usapin naman ng inflation, ayon kay Rolando Mercado, hindi lang sa Pilipinas ang may inflation, worldwide po ito, mataas ang pamasahe, bigas, pero pambili ng data at load, walang reklamo. Ganun ba yon? We are luckier than most developed countries. Ayan. At, syempre, shoutouts po sa ating mga kausi. Naalala ko talagang kembot. Sorry. Out of the... Pinasasailan po tayo ni Rosalie. Shoutout po sa kay Melvin Takaisan Tagong. Sana tama po ang pagkakabigkas ko ng pangalan nyo. At happy viewing kay... Teka, huy. Baba mo ng konti. Ayan. Pati yung prompter tumatawa. Kay Jezebel Chato at... Magandang gabi po kay Del. Tsaka shoutout din po kay na Ronald Paderna, Ada Diaz, Mac Terrace V, sana tama rin pronunciation ko, kay Aida Galvez, happy watching po from Como, Italy. Yan. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 3, na nagsasabi, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo mga pagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.